magiging tapat at mabuti ng isang tao ay hindi nakikita base lamang sa uri ng suot nito o sa estado ng buhay nito. Minsan, kahit pa ang mga sinasabing walang pinag-aralang tao ay makakapagbigay din sa atin ng leksyon na uhubog sa ating pagpapakatao. Hello mga katara at welcome muli sa aking channel. Isang inspiring story na naman ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak kong kapupulutan ninyo ng aral. Kilalanin natin si Steven, ang binatang binato ang isang matandang pulube dahil iniisip niya na magnanakaw ito. At kung anong aral ang ibinigay nito sa kanya makalipas lamang ang ilang oras. Kakatapos lamang ng klase noon, sabay na lumabas ng eskwelahan ang magkaibigang sina Oliver at Steven. Habang naglalakad, ay panay ang kwento ni Steven tungkol kay Miranda, ang babaeng nililigawan nito dahil sa wakas ay pumayag na din ang babae na maging kasintahan niya. Kinuwento din niya kung paano siya pinahirapan ng babae at kung gaano din siya kasaya nang sagutin siya ni Miranda. Natutuwang tinapik-tapik siya ng kaibigan sa balikat. Halatang masaya din ito para sa kanya. Pinakiusapan niya ito na samahan siya para bumili ng pizza dahil yun ang paboritong merienda ng kasintahang si Miranda. Habang naglalakad papuntang bilihan ng pizza ay napansin nila ang isang matandang pulube na nasa gilid ng kalsada. Napahinto sila at kunot ang noong tiningnan ni Steven ang pulube. Napatakip agad siya ng ilong dahil sa bahong nagmumula sa matandang pulube. Bakit kasi ang daming pulubing pakalat-kalat dito? Nakakasira sila ng imahin ng lugar. Tingnan mo, ang dumi-dumi at ang baho-baho pa. Naiinis na sabi niya. Steven, hayaan mo na. Wala lang kasi silang matirhan kaya kung saan-saan lang sila pumupwesto. Sabi ni Oliver sa kanya. Kung hahayaan lang natin ang mga ganyang klase ng tao, mas lalong dadami yan sila. At saka, di ka pa natatakot? Mamaya, magnanakaw pala yan. Sagot niya dito sa kadumampot ng ilang piraso ng maliliit na bato at ibinato ang mga ito sa kawawang pulube. Alis dito! Sigaw niya. Pinilit siyang awatin ni Oliver pero nagpatuloy pa din siya sa kanyang ginagawa. Nang hindi na marahil matiis ang sakit dulot ng mga batong tumatama sa kanya ay dahan-dahang tumayo ang matanda habang nakataas pa din ang mga kamay at saka umalis sa pwesto na iyon. Nang makitang makalayo ito ay saka nagpatuloy sa paglalakad ang magkaibigan. Napapailing na tiningnan na lamang ni Oliver ang kaibigan. Maya-maya pa ay humiram si Steven ng pera kay Oliver para makabili ng pizza. Binigyan siya nito ng $5. Nilagay niya iyon sa kanyang wallet saka ibinalik ang wallet sa may likurang bulsa ng kanyang pantalon. Nang mga oras naman na iyon ay naglakad-lakad ang matandang pulube. Naghahanap ng pagkain sa basurahan. Sa paghahanap niya ay nakakita siya ng isang wallet. Binuksan niya iyon at tiningnan ang nasa loob. Mga IDs at $5 ang nakita niya. Nang makita ang larawan sa ID ay naalala niyang muli ang salbaheng binata. Hindi alam ni Steven na naihulog niya pala ang kanyang wallet. Hindi niya alam kung saan nagtungo ang dalawang binata. Kaya naman umupo siya sa lugar kung saan niya nakita ang wallet. Umaasang babalik ang may-ari para maisuuli niya ito. Hindi nga siya nagkamali dahil maya-maya lang ay nakita niya ang dalawang binata habang palingalinga sa paligid na tila ba may hinahanap. Malungkot ang mukha ng isa sa mga ito. Tinawag niya ang dalawa at kumuway-kuway. Pinakita niya ang wallet na hawak-hawak. Nakakunot ang noong nilapitan siya ng dalawang binata. Paano nasa iyo yan? Kunot pa din ang noong tanong ni Steven sa matandang pulube. Napulot ko ito habang naghahanap ako ng pagkain. Hindi ko alam kung saan kayo nagtungo banda. Kaya naman naghintay na lang ako dito kung saan ko napulot ang wallet. Sabi nito. Kinuha niya iyon sa kabinuksan ng loob. Naroon pa rin ang $5 na hiniram niya mula kay Oliver at ang mga IDs niya ay kumpleto din. Kinausap niya ang matandang pulube na wag aalis doon, saka sila umalis muli. Na
pong muli ang matandang pulube. Pagkaraan lamang ng ilang minuto ay bumalik ngang muli ang dalawang binata. At sa pagkakataong iyon ay may daladala ang mga ito na isang box ng pizza. Pinahiram sa akin ni Oliver ang huling pera niya para sana maibili ko ng pizza para sa aking kasintahan. Pero ibibigay ko na lamang po ito sa inyo bilang kapalit sa kabutihang nagawa ninyo. Pasensya na po kayo sa nagawa ko kanina, nahihiyang sabi niya rito. Ngumiti lang ito saka nagsabi ng walang anuman. Pinapaalala sa atin ng kwento na ito na hindi porket hindi kaaya-aya ang tingin mo sa isang tao ay huhusgahan mo na agad ito at pag-iisipan ng masama. At hindi din porket pulubi ang isang tao ay iisipin mo na agad na magnanakaw ang mga ito. Minsan, kung sino pa yung mga taong may maruruming pananamit, sila pa ang nagtuturo sa atin na makabuluhang ang aral sa buhay. Sana ay may natutunan muli kayong aral sa video na ito. Ako si Lance, ang nakababatang kapatid ni Lucas, ang dapat nakatakdang ipakasal kay Sheila. Playboy, heartbreaker, yan ang madalas na bansag nila sa akin. Kahit ang mga magulang ko, ayan na din ang sinasabi sa akin. Masyado daw akong playboy, kaya naman gusto na nila na magpakasal ako dahil natatakot sila na baka isang araw ay karmahin ako sa lahat ng pinaggagawa ko. Hindi naman sa ayaw kong magpakasal. Hindi ko lang gusto na matali sa isang relasyon. In short, hindi pa ako handang magpakasal. Masaya ang maging binata. Wala kang aalalahaning problema. Akala ko ay okay na ang buhay ko. Pero nagbago lahat yon nang may babaeng biglang dumating sa bahay namin. Bit-bit nito, ang isang bata na sa tansya ko ay nasa 2 taong gulang pa lang. Familiar sa akin ang mukha niya. Pero iniisip ko kung saan ko ba iyon nakita. Kunot ang noong tumingin ng mga magulang ko sa bisitang aming napagbuksan. Tinanong ng aking mami kung sino ito. Ako po si Clarice at ang batang ito ay ang aking anak. Anak namin, binitin ng mga salita sabay tingin sa akin. Anak namin ni Lance. Nabigla ang aking mami sa narinig, gayon din ang aking daddy. At syempre, ako din. Like, what? Anak ko daw? Napaisip akong bigla kung may babae ba akong nakaniig na hindi ko nagamitan ng proteksyon. Kunot ang noong napatingin ako sa babae na seryoso ang mukha at sa batang hawak-hawak na ito. Shout out nga po pala sa kataran nating sina. Totoo ba? Apple TV, Albert Montalban, Joshua Narcida, Louis Quintero, Aiden Josh Puda, Jeffrey Ricks Caliposo, Boss J Channel, Jing Magnay, Santino Marani, at sa'yo din na nanood at tumapos ng video na ito. Maraming pong salamat. Muli, ito po si Tara TV, signing off.